Ayan naman guys, check natin kung ano yung pwede natin ma-enjoy pagdating sa display nitong dalawang Galaxy device na ito ng Samsung. Ngayon guys, kung titignan natin ang maganda, parehas malaki yung screen display ng dalawang Galaxy A series na to. So ang Galaxy A34 ay may 6.6 inches, while the Galaxy A54 5G mayroon 6.4 inches. Medyo magkaiba lang sila ng cut pagdating dun sa pinaka camera design, kasi ang Galaxy A34 ay naka-Infinity U. So ibig sabihin, yung pinaka cut ng camera niya, parang letter U siya, ayan siya. So para ma-maximize talaga yung laki ng screen, di ba? So anday kasi dati, di ba? So ang laki pa ng mga bezels ng mga camera ng smartphone. And for the Galaxy A54 5G, ang ginamit naman ni Samsung dito is the Infinity O, ayan siya. So dito talagang mas ma-appreciate mo lalo, kasi literal na antiniral lang dito ng Samsung is that yung pinaka-lens ng front camera. So by that, syempre, ma-experience mo and ma-enjoy mo yung laki ng screen. So kung more on gaming ka, watching ng mga movies and series, so perfect na perfect on both device in terms of viewing experience. Ito pa guys, isa pa sa mga pwede ninyong ma-enjoy and at the same time, mapapakinabangan na technology na meron sa Galaxy A series is that yung Vision Booster. So ang maganda kasi dito guys, umaabot na po ng 1000 nits yung pinaka-peak brightness. So it means that hindi mo na kailangan takpan yung pinaka-screen ng device if ever nagagamitin mo siya outdoor. So nakikita nyo pa rin yung pinaka-content kahit na medyo direct sunlight kang gumagamit. So like this one, di ba? So nasa outdoor ako nyan and as you can see guys, kitang-kita pa rin yung pinaka-content on both device kahit na medyo sobrang liwanag talaga nung location ko. Sabayan pa yan ng Full HD Plus in terms of the resolution na talaga namang perfect para sa mga latest movies or videos na mga pinapanood natin. At ito pa guys, ang maganda for the Galaxy A34 5G and the Galaxy A54 5G when it comes sa refresh rate, both device is capable for up to 120Hz. So it means that talagang mai-enjoy natin dito yung silky smooth screen animation, no? So isa rin sa mga pwede nating ma-enjoy dito syempre is that yung capabilities nila on how you activate these features. You know why? For the Galaxy A34 5G kasi guys, you can choose between the standard or the high. Standard is 60Hz and the high naman po is the 120Hz. Yun nga lang, kay Galaxy A34 5G, pag sinwitch mo yung high, fix na po yan na 120Hz. Regardless kung ano yung ginagawa mo sa phone, nagtitext or what. So, pagdating kay Galaxy A54 5G, may option siya yung tinatawag na adaptive. Ang advantage naman ito, nag-a-adjust yung refresh rate niya depende sa screen. Or depende kung ano yung ginagawa mo dun sa screen. So, example, nagtitext ka lang naman. So, basically, yung pinakamababang refresh rate yung ibibigay niya. So, ang advantage niyan, syempre, mas less battery consumption. So, yun yung kaibahan nila in terms of the refresh rate. Magkaiba po silang dalawa ng technology. And another good thing, syempre, most likely, ang adaptive kasi nakikita lang yan sa mga flagship devices ng Samsung. Isa rin syempre sa hindi mawawala sa features ng Samsung pagdating sa screen display is that yung tinatawag na Eye Comfort Shield or mas kilala sa tawag na Blue Light Filter. So ito naman guys, pag inactivate mo naman to, so basically magbabago po yung kulay ng pinaka-screen. So ang purpose kasi nito syempre is that mapangalagaan yung mga mata natin, especially at night kung ginagamit natin yung phone, nagbabasa tayo ng mga e-book, something like that. So para alam mo yon, less eye strains. And ang maganda dito, pwede mong i-adjust depende like the adaptive, madidetect niya, example, depende sa time of the day. So kung halimbawa medyo gabi na, so mag-a-adjust yung yung warm color niya. So pwede mo rin namang i-set depende kung like for example, anong oras ka na nagbabasa ng mga book or ng mga e-books, I mean. So, depende sa'yo guys. So, pwede mo siyang i-adjust din because of the scheduling features niya. So, ito malaking tulong to especially sa mga mahilig dyan magbasa sa mga device nila or sa phone nila. Ngayon guys, usapang performance naman. So, ano nga ba ang aasahan natin on both device pagdating sa kanyang performance? Well, syempre, masasabi ko nung ako mismo yung nag-experience on both device, well, hindi naman nagkakalayo yung performance nila. Though magkaiba sila ng chipset na ginamit kasi for the Galaxy A34 5G, Samsung used the Dimensity 1080, while for the Galaxy A54 5G, ang ginamit niya is the Exynos 1380. So, nung ginamit ko siya, so ilang buwan ko rin tong ginamit na dalawang device. Basically, nasa more than 1 month ko siyang ginamit, no? So, both device yung ginagamit ko and masasabi ko, kung hindi ka naman hardcore gamer, well, okay na yung Galaxy A34 5G. Pero, syempre, para sa mga conscious dyan sa performance, gusto nila top of the line, syempre, yung perform ng device nila. Well, syempre, doon ka na sa Exynos 1380. Pero, again, sabi ko nga, para sa mga normal user ng smartphone, kahit alin sa dalawa na to, ma-appreciate mo yung performance.
Both device naman is capable pagdating sa mga technology ng battery consumption. Both device matagal malobat eh nung ginamit ko. So, para mas syempre, mas ma-appreciate natin, well, nag-download ako dito guys ng isang application. Isa to sa mga matataas na application. Basically, kilala to na ginagamit pandemo ng mga flagship device ng Samsung. So, sinubukan ko dito and ito yung naging result niya. Papakita ko muna sa inyo syempre guys, ayan. So wala pong kahit na anong application na naka-open sa kanila and itong device na to, bagong reset yan. Kaya kung makikita ninyo, same na same sila ng laman. So open muna natin using the game launcher. Andyan yung app, the Asphalt 9. And as you can see, ayan, nag-open, may mga notification na dumadating. Kung makikita ninyo nga, sabi ko nga, medyo mas mababa ng konti ang Galaxy A34 5G na chipset. Pero almost sumasabay siya for the Galaxy A54 5G, di ba? So, ayan, medyo mas mabilis nag-open ang Galaxy A54 5G pagdating sa pinaka-application. Ayan, so check natin. Ayan, so medyo mas mabilis yung animation and yung pag-launch ng mga option for the Galaxy A54 5G. Try din natin ng konting navigation sa pinaka-application. So, as you can see guys, ayan, yung nasa taas, the Galaxy A34 5G. A54 5G naman yung nasa baba. So, kung makikita ninyo, ayan, smooth naman on both device. Capable naman sila sa smooth graphics, di ba? Ayan siya. So, wala naman akong nakikita masyado dito na kakaiba pagdating sa mga ganitong navigation in terms of the performance. Pero again, syempre, depende yan sa mga user and depende pa rin yan sa mga application na ilalagay ninyo sa phone. So, ito yung pinaka-actual games, guys, on both device. And as you can see naman, wala naman ako ditong na-feel na medyo naglalag or nagahang, no? So, maganda naman yung capabilities ng mga chipset na nilagay ni Samsung on both device, Galaxy A34 5G and Galaxy A54 5G. So, magkakatalo na lang talaga yan, syempre, sa preference ng mga applications na, again, ilalagay ninyo, no? And then guys, if ever na may mga applications kayo na i-install and nagre-require to ng medyo mas mataas na RAM, nothing to worry kasi both device naman is capable for the RAM Plus technology wherein pwede mong i-expand or i-extend yung RAM niya up to 8GB. So, ang maganda kasi dito guys is that yung capabilities na to, ito yung nagbabarrow ng additional RAM, kinukuha niya to sa internal storage. So, by that, syempre, kaya na mag-perform ng mga applications mo if nagre-require sila ng mas mataas na RAM. So, hindi mo na kailangan pang magpalit ng phone time to, or yearly, di ba? So, minsan kasi yung mga app, di ba, nagre-require yan ng mas mataas na RAM in terms of the requirement. So, ngayon ito, ito-turn on mo lang yan sa settings, the RAM Plus, and then pwede ka na mamili, depende sa kailangan ng application. So, capable yan, both Galaxy A34 5G and the Galaxy A54 5G. Para naman sa battery, for sure, hindi ka dito guys mabibitin dahil both device is capable for the 5,000 mAh battery capacity. And one of the good news, hindi mo na rin kailangan mag-worry if ever na mag-charge ka. Kasi capable na to for the 25W super fast charging technology ng Samsung. Imagine guys, in just 30 minutes of charging, most likely na sa 50% na po kaagad yung laman ng battery. Para naman guys, sa durability, nothing to worry kasi both device is may technology na syempre na talaga namang mapapakinabangan and at the same time, kailangan at kailangan to. Nowadays, di ba, tag-ulan and most likely isa rin to sa reason bakit mabenta ang ibang A-series ng Samsung. Worry-free because of the IP67 technology wherein pwedeng-pwede na to guys mabasa. Di ba? So imagine that mag-i-invest ka na lang din naman ng smartphone, syempre doon ka na sa, alam mo yun, accidentally natapunan or something like naabutan ka ng ulan, hindi mo kailangan mag-worry na baka mamaya yung phone mo itself is ma-damage or something like masira ka agad. Hindi lang yun guys, even sa operating system, talaga namang upgraded itong dalawang Galaxy A series na bago ng Samsung. So ang maganda dito guys, nagra-run na to sa pinaka-latest na Android version, which is naka-Android 13 na po ito, no? So, parehas po yan silang dalawa. And hindi lang yon, upgraded na rin yung pinaka-One UI nito, which is naka-One UI 5.1 na rin. So, asahan natin na latest interface na yung ina-navigate natin dito. Most likely, kung anong interface na meron sa mga flagship ng Samsung na bago, ganun na rin po on both device. Tapos, upgraded na rin yung mga security features nito like this one. Ayan. So, naka-organize na and ikaw na ang bahala mag-navigate niyan para ma-check mo yung security ng device mo. Like for example guys, ito, so the fingerprint, ayan, so try natin mag-setup. So all you need to do is maglalagay ka muna dyan ng pin or something like password. And then confirm mo lang and then continue. And then all you need to do is itatap mo lang yan, yung register. And then ayan, sa on-screen fingerprint, i-register mo na po dyan yung fingerprint na gusto mong
ilagay. So like for example, ayan. So as you can see, pag nag 100% na po, all you need to do is click done and added na po yung fingerprint mo dyan. And ayan, easily ano ka na kaagad. Easily unlock the phone itself. So itatap mo lang yung pinaka on-screen fingerprint and then ayan. Directly mag-unlock na po yung device mo. So, ganun lang kasimple guys. Para naman sa mga user ng smartphone na hindi sanay sa full touchscreen phone, no? Ito yung mga inahanap pa nila, yung may physical button. Well, one of the good news, meron na tong haptic feedback technology wherein mafe-feel mo dito guys na meron siyang 3D vibration feel wherein akala mo pinipindot mo dito physical button. Like this one, no? Tapos, diba guys, in the beginning ng video, in-explain ko sa inyo na marami siyang microphone. So, like for example, ito, sa bandang ilalim, meron tagdalawa ang Galaxy A54 and A34 5G na butas ng microphone. Ito yon. So, meron din to sa bandang itaas, additional microphone. So, total of 3 microphone on both device. So, ang pinaka-purpose kasi nito ng Samsung, ba't may ganito siya, multiple microphone, is that para magamit niya yung tinatawag na voice focus technology. So, para saan nga ba ito? So, ito yung technology para, like for example, meron kang ka-video calls, meron kang katawagan. So, nalilesen yung masyadong maingay yung example, yung surroundings mo, ayan, yung location mo masyadong maingay. So, nalilesen yun or nababawasan. So, mas napapakinggan ka na ngayon ng malinaw ng kausap mo, even wala kang gamit na microphone or something like wala kang gamit na earphone. And lastly guys, ang isang features na talaga namang pwede mong ma-enjoy sa mga Galaxy A series kagaya nito ng Samsung, walang iba kundi the Dolby Atmos. So ito yung features guys ng Samsung wherein pwede mong ma-enjoy yung cinematic sound experience. Yung kahit wala kang earphone, pero kapag nanood ka ng movies or naglaro ka, you can feel the surround sound technology kagaya nito guys. So pakinggan yung mabuti. So gumawa tayo ng test. And that's it guys. Thank you so much for watching and supporting my YouTube channel. I hope nakatulong ako sa inyo para makapag-decide ano nga ba ang pasok sa pangangailangan ninyo sa dalawang device na ito ng Samsung.